May Belgian and the cat. Buti. Sit. So, pang 2 days natin ngayon. So, ito na yung behavior ng Belgian sa pusa. So, hindi na siya masyadong nagdadasmag sa pusa. So, medyo nagkakakilalanan na sila. So, yung pusa lang medyo nagagalit. Pero sa Belgian, okay na yung communication ng Belgian ngayon. 2 days and hopefully this is last na rin. Okay? So, ayun, so hindi na kinakagat talaga ni Buddy yung pusa dati. Pag nakita niya yan o marinig niya talagang habulin niya at kagagatin niya talaga yung pusa. So ngayon parang okay na yung communication nila. So pero advice ko lang rin sa mga may aso na hindi pa well trained or may mga obedience, wag niyo pong gawin ito na agad-agad. Dapat iti-train mo muna, then dandahanin nyo lang papakita yung pusa. Kasi sa totoo lang, once na magkasalubong ang aso at ang pusa, talagang expected mo talaga. Kagagatin talaga ng aso yan, lalo na itong Belgian, kasi talagang ano to kasi sa pusa eh. So, kaya advice ko lang, dapat kilalanin nyo muna yung aso nyo, ibigyan nyo ng obedience bago nyo i-approach yung pusa sa inyo. Kaya ngayon, pang 2 days ito, so titignan nyo yung ginawa ko. Actually, hindi po ako professional trainer na. So, knowledge ko lang po ito since nung nag-alaga ako ng Belgian. So, panoorin nyo po ito at follow nyo po ako sa aking channel. So, subscribe po kayo and then click the notification bell. Thank you. Ayun, balikam. Say hi. Ngayon, i-off-list natin si Buddy. Ayan, so off-list na si Buddy. Tingnan natin kung anong ano yun niya sa pusa, gawin niya. So, come. Dati, pag naka-off-list na ito, talagang abulin niya agad itong pusa. Dasmagan niya agad, pero ngayon, tingnan niyo. Ayan siya. So, medyo okay na si Buddy sa pusa. Okay. Palaruin ng ball si Buddy. Okay, oh, yun. Pop. Yan, paupuin natin si Buddy, then papakuha natin sa kanya itong tennis ball sa tabi ng pusa. Stay! Get! Good boy! Good boy, buddy. Sit. So, yun. Pakuha pa rin natin yung tennis ball sa tabi ng pusa. Stay. Okay. Get the ball. Good boy, buddy. So, yun. Malayo si buddy. Pa-stay natin siya. Sit. Then, pakuha natin ulit yung tennis ball sa tabi ng pusa. Stay.
Get the ball, buddy. So, yun. Kita nyo. So, medyo okay na yung communication ni Buddy sa pusa. So, ayun. Lalaro na lang siya ng sarili niya. Dati, hindi siya maglaro ng ganito. Basta't nandyan yung pusa pag nakikita niya yung pusa. Pero ngayon, okay na. So, kaya muli po, ako po yung nagpapasalamat po sa inyo, lalo-lalo na yung sa mga subscribers ko at sa mga magsusubscribe pa po ng channel ko. Sana magsubscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless.